Magandang araw mga ka-TFT. Isang edisyon na naman ng TFT Newsbreak ang hatid namin sa inyo ngayong araw ng Miyerkules. At narito ang lima sa aming mga nagbabagang balita. Lalaki patay dahil sa territorial feud ng dalawang gang sa Dubai. Polo Dubai nagbabala sa mga nagpapabayad para magproseso ng OEC. Mga OFW na nagpapadala ng pera sa Pinas mula Middle East, mas dumami ngayong Setyembre. Marikina LGU, pinapalitan ng cash ang bawat dagang nahuhuli ng mga residente. 77 taong gulang na lalaki patay matapos atakihin ng kangaroo na tinuturing niyang alaga. At para sa mga detalye, patay ang isang lalaki sa Dubai matapos makaalitan ang kakumpetensyang gang. Ayon sa Dubai Criminal Court, nag-umpisa ang pagtatalo kung sino ang pwedeng magbenta ng alak sa lugar. Pinagsasaksak daw ang biktima na nauwi sa pagkasawi nito. 6 na lalaki ang hinatulan ng 10 taong pagkakakulong habang isa naman ang sinintensyahan ng 3 taon sa bilangguan. Samantala, nagbabala ang Philippine Overseas Labor Office of Polo Dubai laban sa mga nagpapabayad para magproseso ng Overseas Employment Certificates o OEC. Sa inilabas nilang advisory, nilinaw nilang hindi otorisado ang mga ito na magproseso o magpabayad at pinaalalahanan nila ang lahat na libre lamang ang pag-register sa kanilang website para magproseso ng OEC. Matatanda ang naglabas din ng abiso ang Polo Dubai kontra sa mga online scammers na nagpapakilalang mula sa ahensya at nag-aalok ng trabaho. Para sa detalye ng iba pang mga trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. At yan ang mga tampok na balita para sa araw na ito. Mula sa Dubai Headquarters, sa ngalan ng Manila News Team at Abu Dhabi News Bureau, ako si Justin Aguilar. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga trending na balita dito lamang sa The Filipino Times Newsbreak.